Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tico. Taong 1939. Apad, Quezon. Itong mga panahong ito, maraming tao ang nabubuhay sa takot sa lugar ng Apad. Lahat sila nakaugalian ang magsarado ng kanilang mga tahanan bago pa man sumapit ang alas 5 ng hapon. Bibihira rin noon ang magkaroon ng buntis sa kanilang baryo sa kadahilan ng tinututulan yon ng mga matatanda. Paulit-ulit nitong sinasabi sa kanila na kung ayaw nilang mamatay ng maaga, iwasan ang magkaroon ng supling. Naniniwala kasi ang mga ito, sila ang magiging pangunahing punterya ng mga nilalang sa oras na maamoy nito ang bango ng mga batang nasa loob ng sinapupunan nila. Nasisiguro din noon ni Tico na hindi lang yun basta-bastang kwento dahil maging siya nasaksihan ito. Sa kanyang pagkakatanda, merong isang mag-asawa noon na malapit ang bahay sa tahanan nila. Bale, bakod lang doon ang namamagitan, kaya na may lahat ng nangyayari sa loob nito, rinig na rinig talaga niya. Noong una, wala naman doong nangyaring kakaiba. Pero nang magdalang tao na ang asawa nito, doon na unti-unting nagbago ang lahat. Naging madalas na ang pag-aaway nung dalawa. At ang ipinagtaka pa noon ni Tico ay ang pagdating nung iilang mga panauhin na hindi naman nila kilala. Kung sino-sino na rin ang pumapasok sa tahanan ng mag-asawang yon, hanggang sa dumating ang isang araw na pinukaw sila ng isang kagimbal-gimbal na balita. Dalawang araw bago sumapit ang Kapaskuhan, natuklasan ng mga kababaryo nila ang pagbikti ng mag-asawang yon. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, yung bangkay ng mga ito ay parang kakaiba kung ihahalin tulad mo sa mga taong kakamatay pa lamang. Ayon kasi sa mga unang nakakita ng bangkay, maraming sugat sa katawan ng asawa nitong babae habang ang lalaki naman bali-bali yung mga buto. Hindi na rin nila nakita ang bata sa sinapupunan nito na halos nasa 9 na buwan na. Nagkalat din ng napakaraming dugo sa paligid, indikasyon na hindi lang yun bastang nagbigti. Naniniwala sila, bukod sa ganoong pangyayari, meron pa doong nagtatagong sikreto ukol sa pagkamatay ng mga ito. Gayunpaman, hindi sapat ang kanilang mga nalalaman para matuklasan ang mga bagay-bagay. Minabuti na rin nilang huwag na yun gaanong pagtuunan ng pansin, lalo na't marami nang nababahala sa kanilang mga kababaryo. Ayon pa kay Tico na, hindi lang yon ang kauna-unahang pagkakataon na makasilay siya ng ganoong bagay. Dagdag pa niya na, karamihan sa mga namamatay, purong mga nagdadalang tao. Naniniwala rin siyang, hindi yun nagkataon, lalo pa taon-taon, merong nangyayaring ganun. Sa paglipas pa ng mga buwan, muli silang nagimbal ng isang balita ukol sa pagkamatay ng nag-iisang albularyo sa kanilang lugar. Sabi nung iba, namatay yon dahil sa sobrang katandaan, pero naniniwala yung mga taong nakakakilala rito, hindi ganun ang nangyari. Ayon sa kanila, merong mas malalim na dahilan ng pagkamatay nito. Matapos naman nila yung mailibing, doon na nag-umpisa ang pagpaparamdam ng tatlong matatandang bigla na lamang nanirahan sa bahay mismo ng albularyo. Marami ang sumubok na magpaalis sa mga taong yon, pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, walang kahit ni isa sa mga ito ang nagtagumpay.
Yung mga kakilala rin nilang sangkot sa pagpapalayas, bigla na lamang nagkaroon ng karamdaman, dahilan para humantong sila sa maagang pagkamatay. Magmula noon, Pinuno, wala nang naglakas loob sa kanila na kumausap o hindi naman kaya'y magsalita ng masama laban sa mga taong yon. Sa pagsapit ng taong ito, 25 anyos na itong si Pico. Nanggaling siya sa pamilya ng mga manggagamot pero nanatili yung sikreto dahil sa naging panata ng kanyang ama. Magmula kasi noong nagkaroon niyo ng asawa, nanumpa na itong kakalimutan ang aral na minana niya. Hindi naman yung naging mahirap, lalo pat mas masaya yung tatay niya sa naging kinahinatnan ng pagbabagong buhay nito. Gayunpaman, kahit ilang dekada na nitong nalimot ang karunungang yon, umaasa pa rin yun balang araw, merong magmamana sa karunungang tinalikuran niya. Isang hapon, habang wala naman silang ginagawa, doon nila napag-usapan ang tungkol sa tatlong matanda na naninirahan sa kanilang lugar. Ayon sa kanyang ama, hindi yun naniniwalang mga pangkaraniwang tao ang mga ito, gawa ng yung mga anyo nito, kakaiba kung ikukumpara sa mga ordinaryong tao. Dagdag pa nito na, kung hindi ito nagkakamali, ang tatlong nilalang na yon, dalubhasa sa kanilang mga kanya-kanyang larangan. Mariinding inilahad ng kanyang ama na marahil yung tatlo ang pumatay sa albularyong kakilala nila. Nasisiguro kasi nito na hindi yon maaaring manirahan sa bahay ng yumaong albularyo kung wala yung ginawa para patahimikin ang dating naninirahan dito. Base na rin sa nalalaman nito, hindi susunod ang lahat ng karunungan ng isang nilalang sa mga taong hindi naman ito kinakatakutan. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay-bagay, seryoso naman yung napatingin sa kanya na para bang meron itong nais sabihin. Nang mapansin naman yun ni Tico, agad naman siyang napatitig dito habang nagwiwika sa kanyang ama nang, "Bakit ho, Tay? Meron bang problema? Huwag niyo na hong alalahanin ang mga matatandang yun. Ugod-ugod na sila. Sigurado ako, ilang taon na lamang ang itatagal nila sa mundo. At malay niyo ho, meron din naman silang sariling dahilan kung bakit sila lumipat dito. Walang makapagsasabi. Baka yung albularyong namatay, kadugurin nila." "Hindi ako naniniwala ang kadugo nila ang kaibigan kong yun, anak. Tama ka. Meron silang dahilan kung bakit sila naririto. Pero nasisiguro ko, ikasasama ito ng ating baryo." Seryosong sagot naman ang kanyang ama sa kanya. Nang marinig naman ni Tico ang sinabi nito, minabuti naman niyang tumahimik nang sa gayoy hindi na humaba pa ang kanilang pag-uusap. Hindi naglaon, bahagya naman noong nabaling ang kanilang atensyon sa nanay niya nang bigla nitong tawagin yung kanyang ama. Ayon dito, kinakailangan nitong pumunta ng sentro para mamili ng mga rekados na gagamitin nila sa kanilang hapunan. Dagdag pa nito na, nagmamadali na rin sila lalo pat isusunod na nito sa pagluluto ang kanilang ulam. Pagkarinig naman ni Tico sa sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman siyang sumama sa kanyang ama. Nagkataon naman kasi noong wala na siyang gagawin kung kaya't minabuti niyang mamasyal habang maaga pa. Sa kanilang paglalakad, nakasalubong naman nila ang iilan nilang mga kababaryo na abalang-abala na sa pagsasarado ng kanilang tahanan. Pagsilay naman niya sa mga ito, hindi naman niya maiwasang magtaka sa kadahilan ng hindi pa naman gaanong lumulubog ang araw.
Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, tuluyan na nga nilang narating ang merkado kung saan doon bumungad sa kanila ang iilan nilang mga kakilala na nagmamadali na sa pamimili ng mga uulamin. Pagpasok naman nila sa looban ng pamilihan, una namang bumungad sa kanila yung barkada ng kanyang ama na papaalis na. Pagsilay naman ito sa kanila, dali-dali naman yung lumapit habang inilalahad ang tungkol sa kasalukuyang nangyayari sa lugar na yon. Ayon dito na, kinakailangan na nilang bilisan ang kanilang mga gagawin sa kadahilanang kapag sumapit na ang takipsilim, may mga kultong naglalakad sa kahabaan ng daan ng baryo nila. Sino man ang makita nitong hindi nila kaanib, hinahabol nila yon para saktan. Dagdag pa nito na, marami nang nakatestigo ng ganoong pangyayari, kaya kalat na yon sa lugar nila. Kaya lang naman yon hindi nababalitaan nila Tico ay dahil sa madalang lang sila kung pumunta sa sentro. Napakahigpit kasi ng tatay nila, kaya na may araw-araw bahay at trabaho lang ang destino nilang magkakapatid. Gayunpaman, ipinagpapasalamat pa rin nila ito, gawa ng dahil dito na ilayo sila ng tatay nila sa anumang uri ng bisyo. Matapos namang mailahad ng kaibigan nito ang tungkol sa mga nangyayari, agad naman yung umalis nang hindi na nagpapaalam. Paglayo naman ito sa kanila, agad naman nilang pinuntahan yung mga pwestong papasara pa lamang. Sa kanilang pagmamasid sa paligid, wala silang ibang napapansin maliban sa mga taong nagmamadaling makabili. Sa sobrang pagmamadali nga ng mga ito, halos hindi na yun nababahala kahit may masagi silang tao. Hinayaan lang naman ito nila Nico, lalo pat alam naman nilang hindi naman yun sinasadya. Ngunit kalahating oras pa noon ang lumipas, nang makabili na sila ng mga kailangan nila, laking gulat na lamang nila nang mapansin nilang biglang naglaho na parang bula ang iilang mga taong naroon pa sa merkado. Halos ilang beses din nila yung sinubukang hanapin pero hindi na nila ito makita pa. Ang mas ikinagulat noon nila Tico ay nung makalabas na sila sa lugar na yon. Pagsilay kasi nila sa kahabaan ng daan, wala na silang mga taong nakikitang naglalakad. Isipin ninyo, magbabandang alas 7 pa lamang noon ng gabi, pero yung mga bahay-bahay roon, maigi nang nakasarado. Wala na ring nakabukas na gasera na para bang bawat pamilyang naninirahan sa loob, merong iniiwasan sa kalaliman ng gabi. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid, agad naman nilang tinahak ang daan papauwi habang paulit-ulit na pinag-iisipan kung ano ang mga nangyayari sa lugar na yon. Akala nila nagkataon lang ito, pero hindi pa man sila nakakalabas ng baryo, doon sumalubong sa kanila ang napakaraming taong nagpopopresyon, merong daladalang tigiisang sulo, habang nakasuot yon ng itim na talukbong mula ulo hanggang paa. May mga katagarin yung binabanggit sa oras na hinahakbang nila ang kanilang mga paa. Napansin doon nila Tico na habang papalapit ang mga ito, tila bang unti-unti nang nagiging pasigaw ang kanilang mga engkantasyon na paulit-ulit nilang binabanggit. Hindi naglaon, pagkaharap naman ng mga nilalang na yon sa kanila, bigla naman yung tumigil habang nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig. Noong una, inakala nilang daraan lang ang mga ito, pero pagsilay nilang dumudukot yon ang mga itak na nakasukbit sa kanilang mga bewang, doon na napagpasyahang kumaripas ng takbo ng kanyang ama. Pagtahak naman nila noon ang daan papalayo, hindi naman nila maipagkakaila ang pagsunod sa kanila ng mga nilalang na yon. Dahil sa mga pangyayari, agad naman nilang binitawan ang kanilang mga pinamili upang magawa nilang makahanap ng daan
para matakasan ang mga nilalang. Sa sobrang takot din nila noong mag-ama, kahit yung mga masusukal na kakahuya na hindi nila alam ang tatagusan, buong tapang nila yung tinahak. Partida, wala pa sila noong daladalang sulo na makapagbibigay liwanag sa daang tinatahak nila. Ilang minuto pa ang lumipas, napakalayo na nga nila noon sa baryo. Pero ramdam na ramdam pa rin nila ang pagsunod ng mga kulto. Habang binabagtas din nila noon ang daan, mariin namang naghanap ng mapagtataguan ang kanyang ama nang sa gayoy magawa nilang mautakan ang mga nilalang. Sa isip-isip nito, yun na lamang ang nag-iisang paraan para makaligtas sila. Maya-maya pa, pagsilay naman ito sa isang malapot na kumunoy, dali-dali naman yun doong lumapit habang pabulong na nagwiwika kay Tiko ng... Noy, hubarin mo yung damit mo. Lulubog tayo sa kumunoy tapos magtatago tayo sa ugat ng puno. Huwag ka nang magtanong. Sumunod ka na lang. Matapos naman itong makapagsalita, dali-dali naman yung lumubog sa kumunoy. Hawak-hawak ang isang baging na nakalaylay malapit dito. Pag-aho naman ito, gumulong yon ng dalawang beses sa lupa para makapitan ang kanyang katawan ng iilang dahon ng puno. Nang masipat naman yon ni Tiko, agad naman niya yung sinunod, sabay pasok sa isang maliit na siwang ng ugat ng puno. Pagkahiga naman nila sa lugar na yon, pinilit naman nilang limitahan ang kanilang paghinga. Hindi rin nila sinusubukang tumingin kung saan-saan, gawa ng naniniwala silang madaling makikita ng mga nilalang ang kanilang mga mata. Pagkaraan pa ng ilang minuto, laking gulat na lamang nila nang paikutan ng mga kulto ang kanilang lugar. Panay na rin ang pag-uusap ng mga ito ukol sa lugar na maaari nilang pagtaguan. Ayon pa kay Tiko na, habang nakikinig siya sa pag-uusap ng mga nilalang, hindi naman niya maiwasang makaramdam ng kaba gawa ng rinig na rinig niya mismo kung papaano yun magmura at magsabing papatayin sila nito kapag naabutan sila. Dagdag pa niya na, ilang beses nitong pinalibutan ang punong kanilang kinaroroonan pero bigo sila nitong makita. Bukod kasi sa ipinikit nila ang kanilang mga mata, hindi rin sila humihinga. Sinabihan kasi siya noon ng kanyang ama na kung gusto talaga nilang makaligtas, kailangan kalmado sila. Isipin nilang hindi nalalagay sa peligro ang kanilang mga buhay. Dahil sa sinabi nito, awa naman ng Diyos, hindi na nag-isip ng ibang paraan itong si Tiko para makaligtas. Sa loob ng humigit isang oras na paglilibot ng mga nilalang sa lugar, pilit naman nilang ikinalma ang kanilang mga sarili. Matapos nun, nagulat na lamang sila dahil pagmulat ng kanilang mga mata, wala na ang mga nilalang na yon. Gayunpaman, hindi naman nila piniling magpakakampante sa takot na baka nasa paligid lang ang mga ito. Upang makasiguro, minabuti nilang doon na magpalipas ng magdamag nang sa gayoy hindi na sila mapahamak. Ayon sa kanya, na habang tumatakbo noon ang minuto, pakiramdam niya napakatagal lumipas ng gabing yon. Habang pinagmamasda naman niya ang buong paligid, samot-saring galang hayop ang kanyang nakikita. May mga dambuhalang ahas, mga ligaw na baboy ramo at kung ano-ano pang mga nilalang na kalimitan niyang nakikita sa bundok. Kinabukasan, bago pa man pumutok ang bukang liwayway, pinili na nilang umalis sa lugar na yon. Sa kanilang pagbagtas ng daan, hindi naman nila maiwasang kabahan
sa takot na baka pinagmamasdan lang pala sila nung mga nilalang na humabol sa kanila. Pagdating naman nila noon sa kanilang tahanan, kahit papaano nakahinga na ng maluwag itong si Tico. Bago pa man nila noon buksan ang pinto, laking gulat na lamang niya nang biglang lumabas ang kanilang ina, galit na nagsisisigaw dahil sa labis nitong pag-aalala sa kanila. Nang marinig naman ang kanyang ama ang sinabi nito, agad naman itong pinakalma ang kanyang asawa, sabay wika doon ng, "Huwag ka nang mag-eskandalo. Di mo alam ang pinagdaanan namin ng anak mo. Kesa talakan mo kami ng talakan dyan, pwede bang pakinggan mo muna ang mga sasabihin namin?" Matapos naman itong makapagsalita, agad naman itong inakbayan ng kanyang asawa patungo sa loob ng bahay nila. Tahimik na rin noong sumunod si Tico, gawa ng yung mga kapitbahay nila, pasimple ng pinagmamasdan ang mga nangyayari sa kanilang tahanan. Sa kanila namang pag-uusap, ibinahagi ng kanyang ama ang mga nangyari. Detalyado nitong ikinuwento ang lahat, nang sa gayoy wala yung pagdudahan. Nang mailahad na nito ang mga kaganapang yon, agad naman yung lumapit sa kanya na para bang meron yung kailangan. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, mariin naman siya nitong inabisuhan ukol sa nais nitong mangyari. Ayon sa tatay niya, hindi sila patatahimikin ng mga nilalang na yon, kaya na may kinakailangan na nilang maghanda. Dagdag pa nito na, bilang panganay sa kanilang magkakapatid, sa kanya nakaatang ang responsibilidad para ipagtanggol ang kanilang pamilya sa anumang panganib. Mariin din itong inilahad na sa kanilang magkakapatid, tanging siya lamang ang may karapatan na magmana ng tinalikuran nitong karunungan. Dahil sa sinabi nito, agad namang umalma itong si Tico, gawa ng sa isip-isip niya, hindi niya yon kaya. Pagtatapat pa niya na, ano naman ang magagawa niya? Isa lamang siyang hamak na binata na walang alam pagdating sa ganoong karunungan. "Huwag mong isipin yan, anak. Tandaan mo, lahat ng magagaling na antingero nanggaling sa pagiging mangmang. Kung sana, pwede ko lang gamitin ang tinalikurang aral kong yun, hindi na kita gagampalain pa. Pero wala tayong magagawa. Ikaw na lang ang nag-iisang paraan para tayo'y makalaban. Mamili ka, mamamatay tayong lahat, o ay pagtatanggol mo kami sa abot ng iyong makakaya. Hindi kita pababayaan, anak. Mananatili ako lagi sa tabi mo. At pangako, bago ka mamatay, daraan muna sila sa malamig kong bangkay." Seryosong wika ng kanyang ama sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, pinilit naman niyang sumang-ayon kahit alam niya sa kanyang sarili na hindi niya ito kaya. Sa isip-isip niya, bukod sa wala na silang mapagpipilian, naniniwala siyang yun na lang din ang paraan. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, agad naman itong tinapik ang kanyang balikat, sabay bulong sa kanya, ukol sa lugar na kanilang pupuntahan bago tumalikod ang araw sa kalangitan. Pagkarinig naman ni Tico sa sinabi nito, tumangulang naman siya habang tulalang nakatitig sa kawalan. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman siya nitong iniwan sa sala ng bahay nila. Dahil sa kanyang mga narinig, halos inabot naman siya doon ng tanghali kakaisip. Maya-maya pa, nang medyo kumalma na ang mga bagay na kanyang inaalala, minabuti naman niyang lumabas na ng bahay para magpahangin. Ngunit, hindi niya pa man noon tuluyang nabubuksan ang pinto. Rinig na rinig na niya ang tila bang pag-uusap ng iilan nilang mga kapitbahay sa gilid ng kanilang pamamahay.
Pagsilay naman niya sa mga ito. Una namang tumambad sa kanya ang kanyang ama, napilit na nagpapaliwanag sa mga taong yon. Nang masipat naman yun ni Tico, dali-dali naman siyang lumapit sa tabi nito habang tahimik na nakikinig. Sa pakikipag-usap naman ng mga panauhing yon, doon niya nalaman ang tungkol sa mga nangyari sa baryo. Ayon sa mga ito, alas 4 pa lamang noon ng madaling araw, nagimbal na ang kanilang lugar dahil sa isang gibang barong-barong na malapit sa merkado. Pinagtitirhan yon ng isang pamilyang may 5 miyembro kung saan ang bawat isa sa mga ito nakita nilang wala ng buhay sa ilalim ng kanilang bahay. Bawat isa rin sa mga taong yon wakwak ang dibdib at halos wala na itong dugo sa katawan. Dagdag pa ng mga ito na maaaring yung mga sigaw na narinig nila ang may kagagawa ng bagay na yon. Matapos naman itong makapagsalita, dahan-dahan naman itong itinuro itong si Tico habang seryosong nagwiwika sa kanya ng "Nagtataka ka ba sa mga nangyari? Hindi mo ba alam kayo ang dahilan nun? Kung sana nakinig kayo, wala sanang namatay kagabi. Ihandaan nyo na ang mga sarili nyo. Kapag nalaban ng 3 matanda, ang totoong nangyari, paniguradong may kalalagyan kayo." Dahil sa sinabi nito, agad namang umangal ang kanyang ama sa kadahilan ng pakiramdam nito. Kinakampihan pa ng mga taong yon ang mga nilalang na yon. Pagtulak naman niya papalayo kay Tico, seryoso naman siyang sumagot dito ng "Takot ba kayo doon? Pwes kami hindi. Ba't kayo ganyan? Bakit niyo sila kinakampihan? Hindi niyo ba nakikita? Sila ang pinagmumulan ng kasamaan sa lugar na ito. Kung hindi dahil sa mga kagaya niyo makikitid ang pag-iisip, hindi sana tayo naaalipin sa mismong lugar natin." Matapos naman yung mailahad ng kanyang ama, ito na rin mismo ang nagpalayas sa mga kapitbahay nilang yon. Hindi naman ito nakapagreklamo, lalo pat maging ang mga ito man, pilit na silang iniiwasan. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, matyaga naman nilang hinintay noon ang pagsapit ng alas 3 ng hapon. Habang nakaupo sila sa ilalim ng isang puno, malapit sa pamamahay nila, doon naman nila pa isa-isang pinag-usapan ang mga bagay na kinakailangan nilang gawin. Ayon sa kanyang ama, hindi nakatago sa kanilang pamamahay ang karunungan nitong minsang tinangan. Ibinaon niya yon sa gubat malapit sa kanila, subalit anumang oras, kaya niya yung balikan para kunin. Dagdag pa nito na, sa pamamagitan ng kanyang basbas, hindi na mahihirapan pang matuto ang taong susunod na magmamana rito. Pagtatapat pa nito na, ang kinakailangan na lamang niyang gawin ay ang pagsanayin ang kanyang pisikal na katawan. Mariin kasing inilahad ng kanyang ama na sa pagtatangan ng lihim na karunungan, kailangang handa ang iyong pisikal na katawan maging ang iyong katawang lupa. Nang marinig naman ni Tico ang sinabi nito, tumango lang naman siya, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Hindi naglaon, nang magkaroon naman siya ng lakas ng loob para magtanong, agad naman siyang sumilay sa mga mata nito habang nagsasabi ng "Tay, baka naman ho ikamatay kong bagay na yan. May tiwala naman ako sa inyo eh, pero hindi ko maiwasang mangamba. Ano naman ho magagawa ko sa dami ng mga humahabol sa atin kagabi? Kung tayong dalawa nga noon walang nagawa eh, ako pa kaya?" "Wala tayong magagawa dahil wala naman tayong dala. Basta anak, mamaya mauunawaan mo rin ang mga bagay na gusto kong sabihin sa'yo." Sagot naman ang tatay niya sa kanya. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, minabuti naman nilang manahimik nang sa gayoy wala nang makarinig sa mga paksang kanilang tinatalakay.
Kinahaponan, pagtungtong naman ng alas tres, dahan-dahan na nilang inumpisahan ang kanilang paglalakbay patungo sa lugar na pinagbauna ng karunungan ng kanyang ama. Habang binabagtas naman nila noon ang daan, napansin naman niyang patungo na ito sa Karatig Baryo. Ilang milya din ang layo nito sa kinaroroonan ng kanilang bahay kung saan bibihira na lamang ang dumaraan. Pagdating naman nila noon sa isang parte ng lugar na purong nyugan, bahagya namang tumigil sa paglalakad ang kanyang ama. Lumingon yon ng ilang beses sa paligid at kasabay nito ang pagtahak nito ng daan papasok. Maya-maya pa, nang medyo nasa looban na sila nito, doon na bumungad sa kanya ang isang mataas na puno ng akasya na pinalilibutan ng iilang mga kakahuyan. Kahit napakasukal sa lugar na yon, pinilit nila yung sinuot hanggang sa dumating ang puntong narating na nila ang mismong puno nito. Pagsilay naman ni Tico sa buong paligid, tanging mga dahon lamang ng puno ang kanyang mga napapansin. Medyo maaliwalas din ang lugar na yon, pero hindi ito masyadong tinatamaan ng sikat ng araw. Maya-maya pa, paglapit naman ng kanyang ama sa kanya, agad naman itong itinuro ang isang malaking sanga ng akasya na parabang papabulok na. Pagsilay naman doon ni Tico, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang isang matulis na bato na nakatarak dito. Dahil sa kanyang mga nasilayan, hindi na nagdalawang isip pa ang tatay niya na ilahad sa kanya kung ano ang batong yon. Tico anak, yan ang sinasabi ko sa'yo. Isang bertud na minana ko pa sa yumao mong lolo. Tinatawag namin niyang igang, ang batong nakuha ng kalulololohan natin sa isang dambuhalang ahas na kinidlatan at naging bato. Malakas siya nanak, subok na subok ko na ang kargang yan. Pero yun nga lang, dapat handa ka rin sa magiging kapalit nito. Hindi nababasag ang mutsang yan, kaya kahit saan mo gamitin, pwedeng-pwede. Yun nga lang, karma naman ang kalaban mo. Yan ang rason kung bakit ko yan iniwan dito sa loob ng mahabang panahon. Alam mo namang sabungero ako dati, hindi ba? Kaya takot ako nun na baka kayong balikan ang karma ko. Kaysa mapahama kayo, isinakripisyo ko na lang ang lahat-lahat. Pagtatapat ng kanyang ama sa kanya. Mariin din itong inilahad, maraming saklaw ng kakayahan ng batong igang. Kaya nitong kopyahin ang itsura ng kalaban o hindi naman kaya'y magbalat kayo bilang kawangis nito. May malakas din yung depensa sa katawan kung saan walang kakayahang tumalab sa balat ng nagtatanga nito ang anumang uri ng sandatang gawa ng tao o hindi naman kaya'y mga sandatang pinanday ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Ayon pa sa kanyang ama na, malakas din ang abilidad nitong kayang ibahagi pagdating sa pisikal na kumbate. Niminsan hindi rin ito pinahiya ang kanilang pamilya pagdating sa pakikipaglaban. Dagdag pa ng kanyang ama na, isa sa mga bagay na pinagsisihan niya sa kanyang buhay ay ang pagtalikod sa karunungang pamana sa kanya. Kayunpaman, sa kabila ng lahat ng nangyari, naging masaya naman ito, lalo pat pinagkalooban sila ng isang magandang pamilya. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, ang ama na niya mismo ang nangako na kayang-kaya niyang paslangin ang mga matatandang yon gamit ang abilidad na yon. Dagdag pa nito na, maliban sa bato ng igang, meron pa silang huhukayang libreta na siya namang magbibigay sa kanya ng dagdag na lakas pagdating sa espiritual na kumbate. Nang marinig naman yon ni Tico, hindi naman niya maiwasang kilabutan gawa ng buong buhay niya. Hindi niya inaasahang matatahak din niya ang larangang dinaanan ng tatay niya. Dahil dito,
Kahit hindi siya sigurado, walang pagdadalawang isip naman siyang sumang-ayon. Sa isip-isip niya, maliban sa iyo na lamang ang paraan, naniniwala siyang ito din ang isa sa mga daan para magbago ang buhay niya. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman siyang binigyan ng hudyat ng kanyang ama upang akyatin ang mismong puno. Paghawak naman niya sa katawan nito, una naman niyang napansin noon ay ang napakalamig nitong mga balat. Medyo madulas din yun pero kayang-kaya naman niya itong akyatin. Habang nangangalahati na noon si Tico, unti-unti naman niyang napapansin ang tila bang pagkawala ng boses ng kanyang ama. Basta ang huli niyang narinig na sinabi nito sa kanya, huwag bibigyan ng pansin ang mga bagay na kanyang makikita. Makalipas pa ang ilang minutong pag-akyat, laking gulat na lamang niya nang may makasabayan siyang mga nilalang sa puno ng akasya. Pagsilay naman niya sa itaas nito, doon bumungad sa kanya ang napakaraming uri ng engkanto. Bawat isa sa mga ito merong iba't ibang anyo na siya namang hindi niya mawari kung anong uri ng nilalang yon. Sa abot ng kanyang pagkakatanda, meron siya doong nasilayang unggoy na may anim na braso, tapos yung pang-ibabang kasuotan nito may hahalin tulad mo sa uod. May mga nasipat din siyang mga taong puno na siya namang walang ibang ginawa kundi ang magmasid sa kanya. Hindi naglaon, pagdating naman niya sa sanga kung saan naroon ang bato, doon naman tumambad sa kanya ang isang engkantong maihahalin tulad mo sa wangis ng tao. May berde yung balat at meron itong mahabang kulay puting buhok. Nagliliwanag din ang mga mata nito at sa estado ng pagtingin nito sa kanya, parang hindi nito nagugustuhan ang kanyang pagdating. Maya-maya pa, bigla naman yung humugot sa sanga ng puno ng isang mahabang espada at kasabay nito ang buong puwersa nitong pagsugod sa kanya. Nang masipat naman yun ni Tico, dali-dali naman niya yung inilagan na halos dumating na noon sa puntong muntik-muntik na siyang mahulog pababa. Matapos ang pangyayaring yon, doon naman niya nasilayan ang kanyang ama na siya namang naging sanhi upang marinig niya yung sumisigaw sa baba ng Anak! Kahit anong mangyari, huwag mong hahayaang ihulog ganyan. Tandaan mo, ikaw ang kumokontrol sa bato. Kahit anong gawin yan, wala yang kakayahan na ikaw ay mapangibabawan. Huwag mong alalahanin ang kanyang armas. Hindi kanyan masasaktan. Dahil sa sinabi nito, doon na nagkaroon ng lakas ng loob si Tico na harapin ang nilalang na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, pagsilay naman niya ditong papasugod na yon, matapang naman niyang sinalag ang talim ng espada nito, gamit-gamit ang kanyang braso. Sa isang iglap, doon nasaksihan ni Tico kung papaano itulak ng isang hindi makitang harang ang talim nito. Pagbuelo naman niya papalapit sa nilalang na yon, bigla naman yung tumilapon patungo sa dulong parte ng sanga, dahilan para mahulog yon sa lupa. Nang masipat naman yun ni Tico, dali-dali naman niyang kinuha ang bato na siyang naging sanhi upang mahulog din siya sa puno. Pagbagsak naman niya sa kinaroroonan ng kanyang ama, agad naman siyang napatayo, gawa nang wala naman siyang naramdamang sakit sa kanyang katawan. Ultimo bali sa kanyang kasukasuan, wala din siyang napansin. Maya-maya pa, nang medyo kumalma na siya, doon pa lamang niya muling narinig yung mga katagang ibinabahagi ng kanyang ama. Pagsilay naman ito sa hawak niyang bertud, napangiti lang naman ito habang nakayakap sa kanya. Matapos naman ang kanilang pag-uusap,
Mariin naman siya nitong inabisuhan na hindi pa roon nagtatapos ang kanilang gagawin. Ayon sa kanyang ama, na ang pagkuha ng Bertud ay ang paunang misyon pa lamang nila. Dagdag pa nito na, yung susunod na kukunin nila, hindi na yon basta-basta. Maliban kasi sa maraming itim na engkanto doong nagbabantay, may mga nakabaon ding bagat at panliligaw malapit sa pinaglalagakan nito. Pagtatapat pa kasi ng kanyang ama na sa lahat ng karunungang kanyang tinatangan, ang libretang yon ang pinakamahalaga sa lahat. Tandaan mo anak, diyan nakalathala ang lahat ng lihim na may kaugnayan sa mundong ito. Ang pag-iral ng librong yon ang nagsisilbing isa sa mga patunay na meron talagang Diyos na buhay. Dahil diyan, malalaman mo kung anong misyon mo bilang isang taong sumasamba sa totoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wika ng kanyang ama sa kanya. Matapos naman yung marinig ni Tico, minabuti naman niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakad habang tahimik na nakikinig sa kanilang padre de pamilya. Naniniwala kasi siya noon, hindi niya pagaanong nauunawaan ang mga bagay na sinasabi nito, kaya wala pa siya sa posisyon para magbigay ng kanyang suhestyon. Kalahating oras pang dumaan, narating na nga nila ang isang maliit na burol malapit sa isang malawak na kapatagan. Mula sa lugar na yon, kitang-kita nila ang napakagandang tanawin na halos matagal na panahon na nilang hindi nasisilayan. Maya-maya pa, agad naman silang tumungo sa likuran nitong bahagi kung saan doon nila nakita ang isang balon. Ayon sa kanyang ama, nasa ilalim nito ang libreta kaya kinakailangan niya itong pasukin ng mag-isa. Bago pa man sumampa si Nico sa taling nagdudugtong sa itaas nito, mariin naman siya nitong inabisuhan na kahit anong mangyari huwag imumulat ang kanyang mga mata. Para mahanap ang libreta, gamitin niya ang kutob na nagmumula sa kanyang puso. Yon ang magsisilbi niyang susi upang makuha ito. Dagdag pa ng kanyang ama na dahil sa mga sangkap na yon, nasisiguro nitong tanging sila lamang ang may kapasidad na makakuha ng karunungang yon. Nang marinig naman yon ni Tico, dahan-dahan na niyang sinenyasa ng kanyang ama na ibaba siya sa balon. Makalipas lamang ang ilang minuto, pagsenyas naman niyang itaas ang tali, buong puwersa naman yung hinila ng kanyang ama. Maya-maya pa, paghawak naman niya sa itaas nito, pilit naman niyang inihango ang kanyang sarili, dala-dala ang libretang nakasilid sa isang kawayang nababalot ng tuyong balat ng hayop na halos punong-puno na ng putik. Nga pala, pasensya na kayo ha, kung hindi ko inilahad ang nilalaman ng balong yon. Hindi na kasi ito pinahintulutan ni Tico, kaya bilang respeto, mas mainam na sundin natin ito. Hindi naglaon, pagtayo naman ni Tico sa mismong tabi ng balon, dali-dali naman siyang nilapitan ng kanyang ama matapos nitong mapagtanto na nagtagumpay siya. Sa sobrang tuwa nito, tuluyan na nilang hindi namalayan ang pagtalikod ng araw sa kalupaan. Nang mapansin naman nilang papasapit na ang gabi, agad naman siyang inabisuhan ng kanyang ama na magmadali na sa paglalakad upang maaga pa silang makauwi. Sa paglipas pa ng mga araw, nanatiling tahimik ang kanilang pamilya. Kahit ramdam niya na noong kayang-kaya niya ng kaharapin ng tatlong matanda, pilit naman siya nitong inabisuhan na huwag magpadalos-dalos sa bugso ng kanyang damdamin. Ayon sa kanyang ama, na kahit makapangyarihan ang aral na tinatangan niya, nananatili pa rin silang walang kaide-ideya sa mga aral na tinatangan ng kalaban nila.
dagdag pa nito na kung talagang matatapang ang mga nilalang na yon, hayaan niyang mauna itong umatake sa kanilang lugar. Kung doon kasi sila maglalaban, mas pabor ito sa kanya, lalo pat bistado na niya ang mga lugar na malapit sa kanila. 2 linggo pa noon ang lumipas. Medyo nagkakainita na si Tico at ang tatlong matanda. Gabi-gabi na lang noon, pilit silang nagtatagisa ng kakayahan sa pamamagitan ng espiritual na kumbate. Minsan nga, kapag hindi pa nasisiyahan ang tatlong matanda, nagpapadala pa yon ng aswang sa kanilang lugar. Walang patid nitong ginagambala ang kanilang pamilya. Mabuti na lang, nakahanda din sa mga pangontra ang kanyang ama. Dahil sa ganoong pangyayari, inakala naman ni Tico na hanggang doon na lamang ang kakayahan ng mga nilalang na yon. Pero lingid sa kanyang kaalaman, meron pala itong nilulutong plano. Isang araw, habang nagluluto sila ng kanilang pananghalian, bigla naman siya noong napasilay sa kanyang ina nang mapansin niya yung dumaan sa harapan niya ng walang ulo. Dahil dito, dali-dali naman niya yung tinawag, sabay palipad hangin ng mga dasal. Nilapitan niya rin yon at kinausap, at pagkatapos nito, tinawas niya ito ng 3 beses. Pinaluhod niya rin yon sa harapan ng kanilang altar para pagdasalin ng panalangin ng Panginoon. Nang mapansin naman yon ang kanyang ama, hindi na yon umimik dahil alam naman ito ang mga bagay na kanyang ginagawa. Pagtungtong naman ng 1:00 ng hapon, nang akmang magpapakain na ng mga hayop itong si Tico, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang 3 matanda na nakatayo sa labas ng bahay nila. Tahimik lang yung nagmamasid, parang hindi siya nito nakikita. Pagsilay na pagsilay naman doon ni Tico, walang habas naman niya yung pinagmumumura, sabay kuha ng tabak na nasa gilid lang ng kulungan ng baboy. Hindi pa siya noon nakontento, galit naman niya yung nilapitan habang nagwiwika sa mga ito nang, "Hindi pa ba kayo nakokontento sa mga pinaggagawa ninyo? Ang tatandaan nyo na, napakasama pa rin ng mga budhi ninyo. Ang bagay sa inyong tatlo, ilibing ng buhay para maranasan yung hirap na pinagdadaanan ng inyong mga biniktima." Nang marinig naman ang tatlo ang kanyang sinabi, napangisi lang naman ang mga ito habang sumasagot sa kanya ang isa sa mga ito nang, "Huwag kang masyadong mapusok, iho. Darating din tayo dyan. Maghintay ka lang. Tsaka ano yung mga sinasabi mo? Pasensya ka na. Hindi mo kami mapagbabago dahil lamang sa mga katagang yan. Marami na kaming nakilalang katulad mo. Pero nasa na sila ngayon? Dekada na silang naghihirap sa impyerno." Dahil sa sinabi nito, bigla naman yung sinunggaba ni Tico. Mabuti na lang, bago niya mataga ang ulo nito, nagawa siyang mapigilan nung 2 nitong kasama. Matapos ang pangyayaring yon, napilitan naman yung umatras habang pangisi-ngisi pang nakatingin sa kanya. Maya-maya pa, nang makalayo na ang mga ito, sakto naman ang paglabas ng kanyang ama kung saan bakas naman sa pagmumukha nito ang labis na pagtataka. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, doon na paulit-ulit na sinindak ni Tico ang mga nilalang na yon. Kahit hindi ito nagpaparamdam sa kanya, pilit siyang gumagawa ng paraan upang maipadala sa hangin yung mga mensahe niya. Subalit, sa kabila ng lahat ng yon, hindi pa rin siya gaanong umaasa na babalik ang mga nilalang na yon dahil naniniwala siya pantas ang mga ito pagdating sa mga ganoong sitwasyon.
Alam niya ring hindi ito magpapadalos-dalos, pero kahit ganun ang mga ito, sinubukan niya pa rin yung hamunin. Nang sa gayoy magwakas na, ang gulong ilang linggo niya nang gustong mangyari. Sa paglalim pa ng gabi, habang nasa kasagsagan na sila noon ng pamamahinga, bigla naman siya noong nagising nang mapansin niya ang presensya ng tatlong matanda. Walang sabi-sabi, agad naman siyang lumabas ng kanilang bahay kung saan doon naman yun tumambad sa kanya na nakatayo sa labas ng bakuran nila. Pagsilay naman niya sa mga ito, dali-dali naman niya yung inabisuhang pumasok habang pilit naman niyang hinahawakan ng mahigpit ang bato ng igang. Sa pagharap naman nilang apat, nagkaroon sila ng kasunduan ukol sa magiging premyo ng mananalo. Ayon sa tatlong nila lang, gagawin nila ang lahat ng ipinag-uutos ni Tico kung sakali mang matalo sila nito. Pero kapag siya naman ang natalo, papatayin nito ang lahat ng kanilang angkan kahit yung mga kadugo nilang naninirahan sa ibang lugar. Ipapako din ng mga ito ang kanyang bangkay sa bakod ng kanilang bahay upang magsilbing paalala sa sino man na naghahangad na kumontra sa kanila. Malinaw ba tayo sa kasundo ang ito, iho? Tanong sa kanya ng isang matanda matapos naman itong mailahad ang nais nitong mangyari. Nang marinig naman ni Tico ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman siyang tumango sabay dukot ng kanyang tabak na nasa bewang niya. Pagtaga naman niya nito sa hangin, dali-dali naman yung sinalag ng dalawa nitong kasama. Pero laking gulat na lamang ng mga ito nang mapansin nitong tumagus pa rin ang kanyang pag-atake. Sa isang iglap, agad naman nilang nakita ang pagbuwal ng isa nilang kasama kung saan sinabayan naman ito ng pagsagot dito ni Tico ng "Malinaw at nauunawaan ko." Dahil sa pangyayaring yon, halos hindi naman maiwasang magulat ng mga nilalang sa kadahilan ng wala silang kaide-ideya sa mga nangyari. Subalit, dahil sa bugso ng kanilang mga galit, iisang bagay na lamang ang tumatak sa kanila at yon ay wakasan ng buhay ni Tico para magipaghigante ang kanilang kasama. Halos inabot rin ng isang oras ang kanilang pagbubuno kung saan sa lahat ng aspeto ng pakikipaglaban na pagtanto nilang wala silang panama. Makalipas pa ang ilang minuto, tanging pagsalag na lamang ang nagawa ng matanda hanggang sa dumating ang puntong bumauna sa dibdib ng isa pa nitong kasama ang dulo ng kanyang tabak. Kagaya ng una niyang pinaslang, wala na rin yung nagawa kundi ang mamatay ng walang kalaban-laban. Matapos ang pangyayaring yon, agad naman niyang inihipa ng pamakong dasal ang matandang natira na siyang naging sanhi upang bumagsak yon sa lupa. Sa sobrang lakas ng dasal na yon, parang naging baldado na ang buong katawan nito mula paa hanggang leeg. Matapos naman niya yung maisa katuparan, hindi na rin niya pinatagal ang buhay nito. Nang mapaslang na niya ang tatlong nilalang, sinunod na rin niya ang kulto na gumagala sa kanilang lugar tuwing gabi. Alam niyo, Pinuno, sa taong ito, marami pa ang nakakaalam ng pangyayaring yon, pero pagputok ng ikalawang digmaan, malaki na ang ipinagbago sa kanilang lugar. Yung mga tao roon, hindi na pinag-usapan ang tungkol sa mga nakakapangilabot na nilalang habang ang iilan naman nilang kababayang naniniwala dito, pilit nang lumipat sa ibang lugar. Gayunpaman, kahit matagal nang nakalimutan ang karamihan ng kwentong yon, nanatili pa rin itong nasa alaala ni Tico at ang tangan-tangan niya na Bertud ng batong igang.
Okay. Opinyon ko sa kwento. Ang ganda sana nito, Lolo Tico, kung sakali man na ang naikwento na natin yung kasagsagan ng pagkuha nyo dun sa Bertud ng Batong Igang, no? Tapos yung mga naranasan nyo pa after nun. Kasi alam ko, marami pa kayong nakaharap, marami pa kayong gustong isiwalat na kwento sa amin, pero pakiramdam ko, sa akin lang, o hindi ko lang alam kung pati yung mga listeners ko nararamdaman, parang merong pumipigil sa inyo na ikwento kung ano pa yung mga hiwaga na naramdaman nyo nung kapanahunan ninyo. Yung panahong nasa inyo pa tong Bertud ng Batong Igang. Ako nga, ngayon ko lang narinig to. Hindi ko alam tong klase ng ganitong Bertud, pero alam kong matindi to. Purong-purong kanan to, kasi ang sabi nga ng tatay niya, dating sabungero, tanga niya to. So, gumagawa ka ng masama, may tangan-tangan kang malakas na gamit na nasa kanan. Siyempre, meron talagang balikan o rebuelta kung tawagin. Hindi naman alam nung may tangan kung kanino tatama yung rebuelta na yun. Pwedeng sa kanya, magkasakit siya ng matindi. O pwedeng sa mga mahal niya sa buhay na mahina. So, inisip ng tatay niya na kesa pakinabangan niya yun habang buhay, sabihin na nating ang lakas-lakas niya tapos swerte pa siya sa kung anumang aspeto ng sugal, eh merong magsasacrifice at magsasacrifice dun. Siguro inisip ng tatay niya, putulin ko na to. Diba? Na, oh, nandito ko sa rukrok ng kalakasan ko, wala nakakatalo sa aking nilalang. Pero, ano kayang kapalit? Malakas nga ako, tumutulong ako, pero nagsusugal ako. Diba? Gets nyo yung sinasabi ko? So, para sa akin, tama yung ginawa ng tatay ni Tico na pagsuko ng gamit kapag hindi mo naman kayang gumawa ng dire-diretsong mabuti. Diba? Ang tanong ko lang ngayon, Lolo Tico, kung nasa inyo pa ba to? Kung nakikinig man kayo sa amin, kung sakali man na listener talaga kayo, huwag po kayong mahiya. Huwag nyo pigilan yung sarili ninyo. Kung meron kayong gustong ikwento na sobrang mahiwaga na akala nyo walang naniniwalang mga tao, pues nandito po kami na maniniwala sa inyo. Kaya, Lolo Tico, kung sakali man ha, na meron pa, tuloy natin yung kwento ninyo. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.